Mayroon akong mga masidhing hangarin na nais na kontrolin ang mga ito, pag-aari silang permanente. Si Jeffrey Dahmer, na isang kilalang tao na serial killer, ay responsable sa pagkamatay ng hindi bababa sa 17 katao. Nabihag siya noong 1991 nang salakayin ng mga awtoridad ang kanyang apartment sa Wisconsin matapos na makatakas ang isa sa kanyang mga biktima. Sa sandaling nasa loob, natuklasan ng mga awtoridad ang isa sa mga pinaka-nakakamanghang eksena sa krimen sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang unang pagpatay sa Dahmer noong 1978 matapos niyang pumili ng isang hitchhiking teenager, 18 taong gulang na si Stephen Hicks. Nagmaneho si Dahmer patungo sa Bath Township ng kanyang magulang, Ohio. Tahanan at hinikayat si Hicks na sumama sa kanya. Nagsimula silang uminom ngunit pagkaraan ng maraming oras, sinabi ni Hicks na nais niyang umalis. Si Dahmer, nasa kalaunan ay sinabi sa pulisya na ayaw niya na pumunta si Hicks kahit saan, sinaksak siya at tinamaan siya ng barbell ayon sa biography. Pinahinto ng mga opisyal ng pulisya si Dahmer ng gabing iyon sa hinala na pag-inom at pagmamaneho, ngunit hinayaan nila siyang umalis nang walang nalalaman na ang mga bahagi ng katawan ni Hicks ay nasa loob ng kotse ni Dahmer, na nakabalot sa mga plastic bag. Kalaunan ay dinurog ni Dahmer ang mga buto ng Hicks at ikalat ito, ayon sa The New York Times. Hindi na muling pumatay si Dahmer hanggang sa mga taon na ang lumipas, hindi bababa sa alam ng mga awtoridad. Noong 1980s, pinatay niya ang kanyang pangalawang biktima ngunit inaangkin niyang nagising siya pagkatapos uminom upang mahanap ang lalaki na si Steve tuwing patay. Inamin ni Dahmer na hindi niya maalala ang nangyari. Di nagtagal, pinatay niya ang dalawang iba pang mga biktima at iniimbak ang mga ito, kasama si Tuomi, sa bahay ng kanyang lola sa West Allis, Wisconsin. Inangkin ni Dahmer na bangkilan niya si Tuomi at pinag-masturbate ang kanyang mga labi bago ilibing siya. Inamin din niya ang masturbatang sa labi ni Hicks. Nang maglaon, nagsimulang lumaki ang bilang ng mga biktima at hinihimok siya ng mga hangarin ni Dahmer na maging kanibalismo. Nagsimula rin siyang mag-eksperimento sa mga masasamang pamamaraan ng pagpapahirap tulad ng pagbabarene sa ulo ng mga biktima habang sila ay buhay pa. Ako ay sumasanga, iyon ay nang magsimula ang cannibalism, kumakain ng puso at kalamnan ng braso, sinabi ni Dahmer sa Inside Edition noong 1993. Ito ay isang paraan upang maiparamdam sa akin na sila ay bahagi ko. Sa una ito ay pag-usisa lamang at pagkatapos ay napilitan ito. Inamin din ni Dahmer ang pag-save ng mga tira ng tao at pag-yelo ng mga bahagi ng katawan na makakain mamaya. Gumamit siya ng lagyan, martilyo, kutsilyo, at iba pang mga tool upang i-chop ang kanyang mga biktima. Mayroon akong mga masidhing hangarin na nais na kontrolin ang mga ito, pag-aari silang permanenteng, sabi ni Dahmer. Ayon sa Inside Edition, habang lumalaki ang aking pagkahumaling, nagsisave ako ng mga bahagi ng katawan tulad ng mga bungo at skeleton. Bago mahanap ang mga labi ng tao sa apartment ni Dahmer, ang mga pulis ay tinawag sa kanyang apartment ng hindi bababa sa 2 beses. Sa bawat oras, kinukumbinsi ng Dahmer ang mga opisyal na maayos ang lahat, kabilang ang isang dapat na relasyon sa isang hafubad na 14 na taong gulang na batang lalaki sa loob ng kanyang apartment, ayon sa New York Times. Nagawa ni Dahmer na kumbinsihin ang mga opisyal na ang batang lalaki ay maayos at mayroon silang simpleng spat. Matapos umalis ang mga opisyal, pinatay ni Dahmer ang bata sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng injected hydrochloric acid sa kanyang utak.
Sa susunod at huling oras na dumating ang mga pulis sa apartment ni Dahmer, nagsuot sila ng protection na gear at oxygen mask habang pinapasok nila ang kanyang apartment. Sa loob, natagpuan nila ang mga labi ng 11 biktima sa apartment ng Dahmer's Milwaukee mula sa 213-25 Street. Ang mga bahagi ng katawan ay natagpuan ng ilang mga kahon ng mga buto, maselang bahagi ng katawan ng lalaki, baga at mga bituka sa isang freezer, 5 mga bungo at balangkas at isang puso ng tao na inamin ni Dahmer na plano niyang kumain. Sa huli ay hiniling ni Dahmer na humingi ng kasalanan si Dahmer ngunit hindi masiraan ng loob sa 15 na pagkamatay. Noong 1994, siya ay pinasyahan na matiwasay at pinarusahan sa 16 na mga pangungusap sa buhay. Siya ay pinadala sa Columbia Correctional Institution sa Portage, Wisconsin. Noong Nobyembre taong 1994, habang si Dahmer ay nasa detalye ng trabaho sa bilangguan, siya ay inatake at pinatay ng inmate na si Christopher Scarver, na sinungaling siya hanggang sa kamatayan gamit ang isang metal bar. Tinanong ko siya kung ginawa niya ang mga bagay na iyon dahil sa sobrang galit ako. Nabigla siya, oo, siya ay, sabi ni Scarver, ayon sa New York Post. Sinimulan niyang hanapin ang pinto ng mabilis. Hinarang ko siya, natapos siyang patay, inilagay ko ang kanyang ulo. Kalaunan sinabi ni Scarver na hindi gumawa ng anumang mga ingay ang Dahmer habang tinamaan.